walang jowa, sa mga walang karapatang mabuhay sa mundo, dahil wala silang mga partner. This is your vlogger, Isla Maestro Serbi. And today is Sunday. And actually, this is an unexpected vlog. Kasi there is something interesting, sadly interesting about this one. And if you're wondering bakit naka-shades ako, well, you'll see. Yes, you are right. Something is wrong with my right eye. Namamaga siya. And I'm gonna be telling you a story. My journey with the 80s. Kinagat ako ng 80s. So, ang purpose or objective ng vlog na ito ay hindi lang just to tell my journey about it, for one, but also I'm going to share the ways on how I am overcoming this one. Kasi di pa siya magaling, so kaya active pa. I am overcoming this one. And advice or tips para naman siguro maiwasan at maagapan agad. So here's my story. Friday morning, pagising ko at exactly 5 a.m. Kinuha ko yung phone ko. Then to my surprise, pagtingin ko mismo sa camera, namaga, no? And you'll be seeing some pictures. Yan. As you can see, guys, namaga talaga siya. And I was really shocked kasi I was feeling so pangit. So ang ginawa ko noon, hindi muna ako naligo. Nag-overthink ako. I was really worried. Oh, anong gagawin ko? Walang doktor, hindi available. Ayun. So, nung pagligo ko, syempre nabasa siya and I had no idea na mas magiging malala yung sitwasyon. Kasi binasa ako talaga siya and sinabunan ko muna para syempre matanggal yung bacteria, no? So hanggang Friday night, mas lalong lumala yung sitwasyon. I took meds, then wala pa rin eh, Makati. Tapos alam niyo yung feeling, parang binibinat na yung flesh pa taas. Kaya namaga talaga siya and I was really feeling uncomfortable and I couldn't sleep that night. Kinaumagahan, Saturday morning, I took a picture, even took a video of it, nang nakahiga. Ang paniniwala ko, nag-improve. Unti-unting gumagaling. Pero kapag, nung pagbangon ko, oh my God, mas malaki pala talaga. So, ang ginawa ko, guys, naligo ako at 8 a.m. Pero di ko na binasa yung part dito. Next step, syempre, after ko maligo, dumiretso ako sa hospital. Kasi, diba, kung may mga sakit tayo or anuman ang nararamdaman, sa hospital tayo tutungo. Eh, kung broken-hearted ka, diba, saan ka tutungo? Doon ka sa mabarkada mo, tapos jujuwain mo para may paging palakip butas. Seriously, so pumunta na ako sa hospital. Saturday, walang doktor. Ang sabi lang sa akin, sa Tuesday pa. So, mabuti na lang. May tinderang eksperto rin naman. Nagtanong ako sa kanya kung anong pwede kong gawin. And sinabi niya, bilhin mo to. Yan, bilhin mo yan. Ayun, so let's proceed kung paano ko siya nilabanan. Tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Bumili ako ng amoxicillin at mefenamic acid since alam naman natin yung amoxicillin pamatay siya sa bacteria o sa mga kate-kate, di ba? And yung mefenamic pampabawas ng pamamaga at pain na nararamdaman mo. Pero yung mefenamic acid na yan, hindi yan makakatulong sa sakit na binigay ng taong iniwan ka. Itong sa day ako nag-take nun. So, I started from Friday up to now. Yun, at present. So, Friday, Saturday, Sunday. Next, nag-apply ako ng cold compress. Since alam naman natin, ang ice having that cooling sensation eases the pain that we are feeling. And since mahirap naman tayo na pamilya, ang ginawa ko lang naman ay nag-ano ako ng alternative
na cold compress. So pwedeng kahit anong damit lang, basta yung malinis, no. Wag mo naman gamitin yung labahan. Kumuha ka ng ice, isang buong yelo, o tibagin mo siya, pwedeng dalawa or tatlo or apat, depende sa size. Then lagay mo siya sa damp cloth, roll it and start putting it gently sa area na namamaga. And next step na ginawa ko, since na-observe ko naman na close na yung wound, I started watering it. At the same time, sinamahan ko na rin ng sabon para somehow to disinfect, para maging malinis yung area na namamaga, na slowly getting okay. Kung gusto mo rin ng agarang solusyon, no? Kasi yung suggestions ko kanina, less costly. Pero may ointment kasi na nirecommend ng friend nurse ko, mabuti pa yun, nakausap ko. Available siya sa mga drugstores. Eh kami, sa case ko, nasa isla ako, so kailangan ko pa pumunta sa syudad. At the same time, yung ayoko rin naman na mas lumala yung sitwasyon, na wala akong ginagawa. Okay, sa mga gustong malaman yung ointment na yon, nandyan sa picture, nasa side ko. At the same time, nandyan yung name, yung description, and kung ilang beses ka mag-a-apply. So, ayan, I hope nakatulong na rin ako sa inyo. And kung may budget kayo sa pambili ng cream, eh, mas maganda. Eh, kung wala, you can also try the simplest way, the cheapest way, yung pagbili ng amoxicillin and mefenamic. And of course, very important yung cold compress kasi malaking tulong talaga siya, guys. Okay, dito na tayo sa tips, advice. Actually, yung na-experience ko yung kinagat ako ng ipis, hindi siya madali kasi nakakawala ng confidence. Knowing ako, I'm a teacher, sa susunod na mga araw, may mga gagawin ako. There was a time nung Thursday siya nangyari, pumunta ako sa isang wedding and parang agaw eksen ako kasi naka-shades talaga ako. And kumakanta ako while wearing shades. It was very awkward. Para akong addict dun sa ilalim. Iba talaga. Learn to be positive. I know, hindi madali mag-cultivate ng positivity in case like this. Pero learn to put balance. Kasi the more na negative ka, the more na mas lalala yung sitwasyon eh. The more mamamaga siya. Kasi if once you're a warrior, kung ano man nararamdaman mo, mas lalala rin yung sakit. Lalala yung sugat. May explanation dyan. Hindi ako scientist. Wag na. Next is, seek for sources. Ako, nanood din ako ng YouTube. And I found out na kapag kinagat ka rin ng ipis, may tendency na lalaki siya at magnanana. And I'm just very thankful hindi ko yung naranasan. Kasi if you can have time to browse videos on YouTube, makikita mo ano talagang epekto ng kagat ng ipis. Kaya, wag magpakampante. Next, always maintain cleanliness in your room. For example, kumain ka, every small particle na nahulog sa kama mo or ever in your room, magtudulog talaga yan ng invitation sa mga ipis at kung ano-ano pang mga insekto. Okay guys, this is the third day ng observation ko sa cockroach bite na iniwan sa akin. And kitang-kita naman ang progress. What's up mga walang jowa? So we are now on the fifth day of my observation. So as you can see, it's all gone. So pantay na ulit yung mga kilay ko kasi the last time nung namamaga talaga siya, as in nakaganito siya, wherein people thought na tinatarayan ko sila. As you can see, walang-wala na siya. But na lang guys, I managed myself to avoid scratching it. Kasi kapag kinamot po talaga yon, more or less, hindi lang kagat ng ipis ang magiging issue mo. So before ako pumunta sa trabaho ko, let me do my shoutout muna to the following fans of mine sa mga nakapag-subscribe sa akin dito sa YouTube. Special shoutout to Jewel Duwaki of Ask.fm. Hi! Jeneline Mikayas. Shout out din naman kay Realin Miranday. Shout out rin kay Amethyst
Elimangco. Shout out rin kay Ava of ask.fm.com and of course kay Baba. Oh, do not forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel for more updates sa aking next video. God bless us all and wala na, it's all gone.